Hi guys! Welcome back sa aking channel. It's me again, Criselle. So, for today's video po, I may share ulit ako sa inyo na recipe. So, I'm sure mga mami magugustuhan nyo ulit ito kasi pwede nyo itong pagkakitaan tsaka pwede nyo itong ihain bilang merienda sa inyong mga tahanan. So, bago tayo magsimula, mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click subscribe, click the notification bell, and click all para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ko. Ipapakilala ko na po sa inyo mga mami ang ating mga sangkap na gagamitin. Meron po tayong 1 and 1/2 cup na all-purpose flour, 1/2 cup ng cornstarch, 1 cup ng shredded na carrots, 5 piso ng spring onions, 1/2 teaspoon ng pamintang pino, 1 teaspoon ng asin, tsaka isang maliit na sibuyas. Magic sarap, optional po ito kung gusto nyo maglagay ng seasoning. Tsaka 1/4 kilo ng galunggong, depende po sa inyo kung ano pong ilalagay nyo na isda sa inyong fishball. Pwede din po na bangus, pwede din po yung sardinas lang, tuna in can, pwede din po yon. Choice niyo po kung ano po ang ilalagay ninyo. Tapos, yung next po natin na ingredients is yung tubig. So, yung tubig is hindi ko sure kung ito lang 3/4 cup yung gagamitin natin. Pwede ako magdagdag mamaya or pwede din na ito lang na tubig yung gagamitin ko. So, hindi ko sure kung lalabnaw ba o lalapot siya sa tubig na to. So, mamaya na lang pakicheck na lang sa aking description box ang tamang sukat ng tubig na gagamitin natin dito sa ating recipe. Pisahan na po natin ang paggawa ng ating fishball. So, yung una po natin gagawin is maglagay tayo ng tubig sa isang kaserola. Tapos, maglagay tayo ng konting asin. Tsaka, ilalagay po natin dito yung ating isda. Tsaka, pakuluan po natin siya hanggang sa maluto. So, takpan lang po natin yung ating kaserola. Tapos, babalikan lang po natin siya kapag kumulo na or luto na yung ating isda. Pagkalipas ng ilang minuto, ito na nga yung ating isda, kumukulo na at nag-crack na yung bandang sa buntot ng ating isda. So it means luto na or pwede nang hanguin yung ating isda at papalamigin na natin ito tsaka natin hihimayin. Pagkatapos po natin palamigin yung ating isda, so ngayon hihimayin naman po natin siya. Sa paghihimay naman po ng ating isda, make sure po na walang masama na buto-buto ng mga isda. So, yung kailangan lang talaga kasi natin dito is yung meat lang talaga niya. Katapos po nating linisin at himay-himayin yung ating mga isda. So ngayon, ready na po siya para ihalo sa ating iba pang mga sangkap. Umpisahan na po natin paghaluin yung ating mga sangkap. So ilagay na natin yung ating all-purpose flour. Tapos yung ating cornstarch. Yung ating carrots. Yung ating asin, yung ating spring onions, yung ating sibuyas, paminta, maglalagay din po pala tayo ng ating baking powder. So, 1 1/2 tablespoon yung ilalagay natin. So, nakalimutan ko po siya na isama doon kanina sa ating mga ingredients. Lalagay na din po natin yung ating mga isda kanina. Lalagay na din tayo ng ating magic sarap. So, konti lang guys, mga 1/2 teaspoon na siguro ng magic sarap. So, optional pa rin po ito. Kung gusto ninyo na maglagay ng seasoning, pwede naman na walang seasoning. Or kung anong gusto nyo na seasoning ang ilagay nyo, option nyo po yan, choice nyo po yan. Pwede nyo pong ilagay sa ating recipe na to. So, paghaluin na po natin yung ating mga sangkap. So, ngayon guys, hindi ko pa siya lalagyan ng tubig. So, paghaluin ko muna sila bago ko siya lagyan ng tubig. So,
So, maglalagay na po ako ngayon po unti-unti ng tubig. So, mga mami, paki-check na lang sa description box ko ng aking measurement ng aking tubig. Kasi tansyahan lang po talaga ako pag naglagay ng tubig sa aking recipe ng fishball. So, paki-check na lang po sa aking description box. So, ito na po. Okay na po to sa akin, yung ganitong kalapot. So, pwede na natin siyang i-fry sa ating kawali. So, ngayon, proceed naman tayo sa pagluluto na ng ating fishball. Magpapainit na po muna tayo ng ating kawali. Tapos, pag mainit na po ito, tsaka na po natin lalagyan ng ating mantika. Ang po marami po yung ating mantika na gagamitin dito kasi pag ipiprito na po natin yung ating fishball, kailangan po nakalubog yung mga ito. Papainitin lang po natin yung ating mantika bago natin ilagay yung ating mga fishball. Kapag mainit na po yung ating mantika, pwede na po natin ilagay yung ating mga fishball. So gumamit po ako ng kutsara para magbilog sa ating mga fishball. So hindi naman guys kailangan na perfect talaga na bilog or maghuhugis talaga siya na bilog. So, basta lang na mabilog natin siya ng konti, okay na yon. So, kung ititinda nyo, pwede kayong gumamit ng measuring spoon. Nasa sa inyo kung gaano kalaki, pwede din na 1 tablespoon or 1/2 tablespoon, ganun. So, depende na sa inyo kung ipagbibenta ninyo. So, kailangan sukatin nyo ang inyong bawat ilalagay na fishball. Pero yung measuring spoon po na gagamitin nyo is pabilog po ha. Hindi po yung pahaba na hugis ng measuring spoon. So, pwede nyo po siyang isaw-saw sa mantika. Pero hindi po dito sa kawali na mantika. So, yung warm lang po na mantika. Doon nyo po siya isaw-saw yung inyong spoon bago kayo kumuha ng inyong fishball na mixture. Tsaka nyo ilalagay sa mainit na mantika kasi mas mabilis matanggal sa measuring spoon pag naisaw-saw nyo po sa mantika muna bago lagyan ng inyong fishball na mixture. Sa ating apoy naman po, medium to luhit lang yung apoy natin. Huwag po nating lakasan yung ating apoy kasi baka masunog siya bigla tapos yung sa gitna niya is hindi paluto. So medium to luhit lang po yung ating apoy. Kapag nag-brown na po yung ilalim, so balik na rin naman po natin para pantay po yung pagkaluto ng ating mga fishball. Pag ganito na pong pantay na ang kulay ng ating mga fishballs, pwede na po natin siyang hanguin. Tsaka ilagay po natin siya sa ating strainer para ma-remove po natin yung kanyang mga excess oil. Ulitin na po ang proseso sa pag-prito na ating fishball sa mga natitira pang mga fishball mixture natin. Yung sa ating sauce naman po, magpapainit din po tayo ng ating kawali. Tsaka pag mainit na yung ating kawali, maglalagay na po tayo ng ating mantika para pangisa sa ating sibuyas tsaka bawang. Pag mainit na po yung ating mantika, ilalagay na po natin yung ating sibuyas. Kapag nag-brown na po ng konti yung ating sibuyas, ilalagay na po natin yung ating bawang. So, 3 cloves lang po ng bawang na tinadtad ko. Tapos, yung sibuyas nga po pala is 1 piece lang din. Tapos, tinadtad ko din siya.
Pag nag-brown na po sila pareho, maglalagay na po tayo ng 4 cups na tubig. Lalagay din po tayo ng 3 tablespoon na toyo para pandagdag lasa tsaka at the same time pandagdag kulay na rin sa ating sauce. Maglalagay din po tayo ng 2 tablespoon ng ketchup para mas madagdagan din ng magandang kulay yung ating sauce. Tapos maglalagay din tayo ng 3/4 cup ng brown sugar. Paghahaluin na po natin yung ating mga sangkap. Tapos, yung apoy po natin dito is nasa medium flame lang. So, haluin na po natin yung ating mga sangkap hanggang sa matunaw po yung ating asukal tsaka yung ating ketchup. Tsaka, hintayin din po natin siyang kumulo bago pa natin lagyan ng iba pang mga sangkap katulad ng ating asin tsaka yung ating seasoning. Ngayon naman po, maglalagay naman po tayo ng 1/2 teaspoon ng asin. Tsaka ng ating 1/2 teaspoon din na magic sarap. So, optional pa rin po yung ating paglagay ng seasoning. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pagkatapos po ng ilang minuto na pagpapakulo, so ngayon maglalagay po tayo ng cornstarch. So, yung ating cornstarch is tinunaw ko po sa 1 cup na tubig, tapos 1/3 cup lang po na cornstarch ang ginamit ko dito. So, imimix ulit natin at saka papakuluan ulit natin hanggang sa makuha po natin yung tamang lapot na gusto natin sa ating sauce. Pag nakuha na po natin yung tamang lapot ng ating sauce, tulad nito, okay na po to sa akin yung ganitong kalapot na sauce. So, hahanguin na po natin siya, papatayin na po natin yung ating apoy at ilalagay na po natin siya sa ating mga lagyanan ng ating sauce. Ito na po yung ating luto ng fishball tsaka yung ating fishball sauce. So, pwede nyo po itong pang merienda sa inyong mga tahanan at pwede nyo din pong pagkakitaan kahit na sa bahay lang. So, that's all for today at sana may natutunan kayo sa video ko na to at sana nakatulong ito sa inyo. So, don't forget to click subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko.